magandang araw sa inyong lahat, sa mga subscribers ko dyan. Thank you sa mga suporta. At sa mga hindi pa nag-subscribes, mag-subscribes na po kayo. Sa lahat po, ang topic ko ngayon is paano ko nababayaran yung kondo ko. Sa lahat po nagtatanong, sabi, bakit siya nakabili ng kondo? Ang liit-liit lang ng sahod sa Kuwait, tapos nagkakondo. So, bakit po, paano ko nabayaran yung kondo within 4 years only? So, ganito po yun sa mga tips ko sa lahat ng nagbabalak na kumuha ng kondo dyan. So, ganito po yun. Una, kailangan po niyo mag-ipon muna bago kayo kukuha ng kondo para hindi kayo malakihan sa mga interest. So, pag wala ka, kasi kung isipin nyo na kukuha kayo at saka yung monthly, malalakihan kayo sa interest, kasi inyo alam yung panahon pag mawalan kayo ng trabaho, paano niyo mabayaran. So, mas mainam na talaga na mag-ipot muna kayo ng kahit ng kalahati ng total contract price para sigurado na pong mababayaran nyo yung kondo. So, kasi pag kumuha kayo ng kondo, wala po siyang refund yung reservation fee. So, pag gusto nyo i-atras yun, wala na yung reservation fee to nauna. At kung natapos naman kayo ng 2 years, makakuha kayo ng kalahati lang sa total ng naibayad nyo. So, lugi pa rin kayo, guys. So, kailangan muna nating mag-ipon muna bago kayo bibili ng kondo. So, sa akin na mga experience, hindi ako financial expert, pero base sa experience ko, bago ako kumuha ng kondo, meron muna akong ipon ng kalahati ng total contract price. So, binayaran ko siya ng down payment. Sa down payment, isang taon yun siya. Tapos, binayaran ko na siya ng kalahati sa zero interest pa lamang. Tapos, yung sobra, saka ko na siya binabank loan. So, binabank loan ko siya ng 3 years. So, ganito pag may mga monthly amortizations. So, pag may pera kayo, wag niyong susundin yung monthly amortization ng banko. Pwede kayong magtaas ng hulog. Kasi sa akin experience, nakakontrata po ako ng 10 years to pay sa bank loan ko. Pero, kinukuha ko lang siya ng 3 years. So, nag-advance ako ng bayad. Kasi pag mag-advance kayo ng bayad, kagaya sa akin, instead of 6.50 interest, so nakasave ako ng kalahati doon. Kasi pag mag-advance ka ng bayad, binibigay ni banko 3% na lang. Kaya mas maganda na pag may pera kayo, bilisan nyo ng bayad para makatipid kayo sa interest. Kasi mahirap. At huwag kayong magpaltos-paltos ng bayad kasi may 3% pong interest din ang penalty yung banko. So, ganun ang ginagawa ko. Nag-down payment ng kalahati sa total contract price. So, kinuha ko yung kondo ng 2.1. So, pero nabayaran ko lahat, total is 2.4. Dahil may turnover fees, tapos bibili ka pa ng gamit sa kondo kasi hindi kasama per unit yun siya. So, ikaw pa nagpagawa lahat. Kaya umabot din sa 2.4 yung naibayad ko lahat sa kondo. So, ganito yun. Siya kinuha ko ng August 2016. Tapos, pag umuwi ako ng Pilipinas, pagka December, so nabayad ako agad ng kalahati doon. So, bago siya matapos yung 1 year down payment, nagbayad muna na ako ng kalahati ng total contract price. So, para yung sobra, konti na lang yung iloloan ko sa banko. Kaya, yun, nakuha ko ng 3 years to pay. So, ngayon, pulipino ko siya. At 3 years na po ako nagpaparenta doon sa
sa condo unit ko. At ngayon, nag-earning siya ng 18,000 monthly. So, at ngayon, umuwi na rin ako ng Pilipinas at walang-wala ng trabaho. So, yun na lang yung inasahan ko, yung renta. So, sa lahat mga OFW dyan na nagbabalak na kumuha ng investment, maganda siya ang condo pag may pera kayo. Pero pag wala kayong pera, hanapin nyo pa yung pambayad monthly at wala pa kayong malaking pera na pang down payment, parang hindi pa para sa inyo yun. Kasi mahirap pag may mga emergency tapos at saka napakatagal hindi na nyo kayang bayaran yun. So mawala at ma-forfeited yun, sayang yung pera nyo. Kaya bago kayo kukuha ng condo, kailangan may ipon po kayo kahit kalahati ng total contract price para sigurado po mabayaran yun at hindi masayang yung pera nyo. Kasi dyan sa real estate, maganda siyang investment, pero pag magkamali kayo ng konti lang, nawawala ang parang wala yung pera nyo. So, marami na akong kakilala ang ganun nangyari. Kaya ako, nag-ingat ako talaga bago ako kumukuha dyan. Kasi sa 2 million, biruin nyo sa OFW, na ordinary mo OFW lang sa Kuwait, mahirap talaga yun. So, kailangan talaga na pag-ipunan ng gusto bago bibili para sigurado pong mabayaran yun. At ganun lang yung ito lang yung isi-share ko base sa experience ko sa pag-i-invest ng condo unit. So, maraming nagsabi, napakaliit naman yung unit mo. Napakaliit. Wag mo nyo na lang isipin kung maliit man siya o malaki. At least, yung mayroon ka kahit may na-invest ka kahit maliit man siya. At lalo na pag income generating yung investment. So, sa panahon ng walang trabaho, yun ang maasahan mo. Thank you sa pagpanonood. Bye.